What is good, guys? And we are now back, no? With another new video. Meron naman tayo mga tol. So today, guys, alam niyo naman, weekdays ngayon, no? Wala tayong bike. Kaya, nag-decide ako, magbabaklas tayo na. Hopscone. Na Speed 1 Torpedo. Okay? So ito nga pala, guys, yung wheelset ko, no? Dun sa hard day ko. Okay? So ito, guys, papakita ko lang, share ko lang. Makita nyo, ito yung nga pala yung cassette ko, no? Na Zagmit, which is 11-42. Nakakapit sa kanya yung Speed 1 Torpedo na hubs. Okay? So guys, ang gagawin natin today, babaklasin ko to. Almost 1 year ko na siyang, nasa pudar ko. No? So 1 year na siya sa akin. So hindi ko pa siya nabubuksan or nakikita yung loob. So today, this is a very good opportunity, guys, na titignan natin ito, no? Babaklasin natin kung anong itsura na ng free hub niya. Okay? So tara, let's go! Okay, sa pagtanggal ng cassette, no? Ang makailangan natin, which is itong chain whip. Makabili ko sa Lazada. No? Ating fixture wrench, no? Yan. May 22, may 24. So, yan. Tapos yung ating cassette remover. Okay. Tapos yung ating adjustable wrench. Tapos yung ating dahil umaaw na tayo sa kabuhayan, no? Top 1 formula. High tech grease. Yes, sir. And lastly, guys, tissue. So hindi natin, guys, babasahin yung buong hubs kasi ayaw natin pasukan ng tubig yung pinakaloob. Okay? So tara, baklasin na natin ito. Okay, guys, sa pagbaklas ng ating cassette, no? So may kita mo, ayan, no? So, gagawin natin, alisin nyo lang yung cap, ito, kasi gagamitin pa natin, babalik natin, ano? Yung cassette remover tool. So, again, almost 1 year na to sa akin, hindi pa siya na talagang nabubuksan, no? Guys, pag nalagay nyo na, balik nyo yung cap. Ito yung magsisilbi yung parang pinakalak niya. No? Para hindi matanggal. Ito na yung chain whip, no? Ayan. Tapos yung ating wrench, no? Dapat hindi siya gagalaw. Counterclockwise. Yun. No? Ayan. Pag na, tuloy mo na siya. The moment of truth. Marami kasi nagsasabi kung nabubungal ba yung free hub. So almost 1,000 kilometers ko na siyang ginagamit, no? Pinantatalon, long ride, everything, name it, call it. So ito, guys, yung free hub ni Speed 1 Torpedo. So ito itong nakikita nyo. Pakita mo yung close up, boy. Sabi kong, buo pa siya, boy. Buo pa. Hindi pa siya yung talaga bungin-bungin, no? Okay. Very good condition. Guys, sa pagtanggal ng ano, no? Free hub. So, may kita nyo, guys, may end cap yan. End cap. Okay. So, basically, yung isa, pwede mo na itong hugutin, eh. Hugutin mo siya. Tapos, yung allen wrench, no? Yung isa, pang stopper ba? Isa-stop ko siya dito, yung kukontrahin na yan. May kita nyo. So, close up mo to. So, ayan. Kukontrahin mo siya. Okay? Tapos, yung isa naman, kawasak mo siya dito. So, basically, parang lock lang siya. So, tanggal na. Okay, so, yun. Ito na, guys, the moment of truth. Yung pinunod ko na siya. Okay, guys, so the moment of truth, ito na siya, yung ating free hub ng Speed 1 Torpedo. So guys, I personally recommend these hubs, no? Kung talagang nagtitipid kayo, Speed 1 Torpedo, I think is one of the best for me, no?
no, kasi meron siyang 8 poles, no, which means more poles, no, better engagement. Okay, tapos ito siya, kibita niyo, 8 yan, ganda niyan boy, medyo madumi kaya lininisin na natin siya. Kasi yung bearing niya, may bearing pa dito, pero hindi ko na siya hindi ko siya babaklasin or i-repack, no? Kasi wala namang, I think hindi naman siya for me na kailangan i-repack. Hindi ko pa naman siya nabababad sa tubig. Tapos guys, yung mismong hubs, yan, ito yung mga ngipin niya kung may kita niya. So gagawin na natin ito guys, linisin natin at ayun, linisin din natin free hub. Okay, alright. So today guys, linisin natin, gagamit tayo ng no? Actually joy na lang laman nito, no? Ayan. So ano lang, hindi natin siya kailangan basain. Ano lang ha, joy. Joy lang talaga ginagamit ko since then. Linisin mo lang siya. Kasi yung mga lumang grasa nakapit. Ang preferred natin greaser. Joy, baka naman Joy. Para lang maalis yung mga lumang grasa. Tapos na rin boy, linisin natin gamit ng ating may welcome tissue. Diba? You just brand new. Masahan, pero I prefer tissue na lang para ano, diretso tapo na lang. So, mas maganda tissue. Linisin nila yung mga grasa-grasa. So, buo pa naman guys yung mga ngipin niya. Kung makapansin nyo, ayan. Ganda pa ng ngipin. May kita nyo? Close up! Yeah! So ito guys, no, ating yung hubs, yun. Very shiny, kung makikita nyo. Tissue-tissue lang tayo. Okay, isa naman. So ito naman guys, yung free hub. So guys, ingatan nyo itong rubber seal dito, no? Nakapit yan dito. Ingatan nyo yan. Tapos ito yung free hub natin. May spring siya. Gagawin lang natin. Ay, parang spring ito. Tanggalin lang natin ito. Parang spring na malambot. So yung nag-hold ng mga poles natin. Lambot lang siya, kaya ingat lang. Okay. So ito guys, yung ating mga poles. Alisin natin siya, daan-daan. Baka tumalusin. Okay, kuha ko ng mas malipis. Wait lang, tanggalin natin siya. Daan-daan. Iangat yun lang naman siya. Poles natin ito. Ganun lang, repeat lang yung process. Ito lang kasi medyo manipis ang spring. Pwede magputol. Papakita ko guys ha. Yung spring natin, pati yung poles. Okay, so yun. Gagawin lang natin to sa lahat ng poles. Okay. Okay, nahirapan ako, no? So, gamit na lang ako cutter, no? Mas madali ito. Inangat natin yung mga poles. Naka 8 poles ka nga, pero ang hirap naman tanggalin. Kasi ang dami. Inangat ko lang siya, daan-daan. Mamaya mabilis na lang. So, ito guys, yung ating free hub, no? Natanggal na rin natin yung mga poles, pati spring niya. Again, i-close up ko guys yung bite, ano to, cog bite, no? Kung makikita nyo guys, very minimal, no? Hindi siya ganun gaano kalalim yung kagat. Okay, so today, linisin na natin yung ating maiwagang degreaser. Ayan, ito lang, tapos toothbrush.
nyo naman kailangan talaga siyang ibabad sa tubig. Kasi ayaw din natin pasukan ng tubig yung pinaka-berry. Natutunan ko naman siya. Malinis na. So, lalagyan na tayo ng top 1 formula. High temp grease, synthetic lithium. No? Kasi umaahon na tayo sa kabuhayan. Okay, so, ayan. Blue grease yan, guys. Mas maganda to kasi high temp grease eh. Okay, so tara. Kuha kayo ng kung ano man, spatula o ano. Lagay kayo dito sa mga pagitan ng mga poles, yung spring. Ayan, ganyan lang. Kailangan ng marami. Tulad ko, nilalagyan ko marami, no? Kakasabi ko lang. So, nilalagay tayo nyan. Kahit kayo guys, kaya nyo ito sa bahay. Pasok nyo lang, isipin nyo lang yung grease sa loob. Tamad, no? Parang yema. Oh, shit. Oh, shit. Oh, my goodness. Nakikita nyo ba? Ganun na guys, okay na. Ayan, ilagay nyo na guys yung mga spring over here. Ayan, balik nyo lang sa dating position nya. Make sure danda lang yung paglagay. Natin to. Naka 8 poles ka nga pero ang dami namang ano. Paabit mo siya pa isa-isa. Okay, so dapat matyaga ka lang. So, medyo mahirap lang. Kailangan mo ibaba yung poles. No. Express. No. So, ano lang, matagal lang yung paglagay. Okay, so, check nyo guys kung naglalaro yung mga poles. Sabihin, okay pa yung mga spring natin. Ayan. Tapos after nun guys, yung spring, lock spring. Kapit mo dyan. Kapit mo yun ang tool.
purpose lang naman ito para hindi tumalon yung ano, holes, no? Si-secure niya. So, press nyo lang. Okay, so, tas, flip po natin yung may excess. Guys, no, naikabitan natin lahat, malinis na, no, bago na yung grasa niyan. Ayan, kung makikita niyo, no. Tapos ito naman guys, sa may ngipin ng hubs, maglalagay din tayo diyan. No, ng very slight, no. Kasi kailangan talaga may grasa yan para dumulas yung mga poles dito, no. Kasi pag sobrang tuyo, hindi rin maganda. Mabubuong yung ano, ngipin. Rubber seal natin guys, huwag niyo kakalimutan, importante 'to, ha. Lapat yan. Okay. So guys, check nyo mabuti yung rubber seal kung nakabit. Kailangan yun, ha? Yan. Okay. So, punasan nyo lang guys yung excess. At tignan natin yung isa. Yung kanina. Pasok nyo lang. Putin. Siyempre, punasan muna natin ito. Tayo yung mga dumi-dumi. At minigis yan. Natin dyan yung loob. So guys, yung cup. Ayan. Yun lang. Same procedure. Yung ito, no. Stop mo siya. Ayun, tapos na. Diba? Ano, naikabitan natin yung hubs, no? Ibadya natin siya. Okay na siya. Medyo tumahimik kasi yun yung gusto kong mangyari. Kasi bago yung trasa niya. Okay? So, yung kaset, actually, lilinisin ko pa yung bike ko. Kung may kita nyo, ayun yung bike. So, lilinisin ko pa siya. So, kami ako na ipablik yung kaset. So, ganun din. Same procedure lang. Dami kayo ng proper tools, chain whip, no? Cassette remover. Yan, balik nyo lang. Okay? So, ayun guys, no? I think dito na rin natin tatapusin yung video for today. So, maraming salamat po guys sa panonood. At kung hindi pa po kayo napag-subscribe, make sure na i-subscribe mo na yan. And also, click nyo na rin po notification bell para updated din kayo sa ating next video. So, maraming salamat guys, no? Kita-kits sa next ride. Ingat!